Welcome! So, welcome na naman po sa panibago na namang vlog ni Michiko ay vlog. And this is our 21st na vlog. And ang pag-usapan po natin ngayon, yung kadugtong po ng 4 spiritual laws. Okay, so mag-review po muna tayo na mabilisan. Kung matatandaan niyo po, ano yung huli natin pinag-usapan noon? Pinag-usapan po natin that a prayer is simply just talking to God. Ganyan lang po kasimple. Diniscuss din po natin kung ano yung mga benefits na pwede nating makuha kung sakali nga po talagang tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas po natin. Okay? So ngayon po ang pag-uusapan naman natin, paano tayo makakasiguro na talagang angkin ko na yung mga pangako na yon ng ating Panginoon. So, yun po yung ating mga review. And para po ngayon ay time po unahin natin no, yung ating mga shout-out. So, shout-out po kay Ikoy Vlog. So, praying na okay na si Al para mas lalo siyang mag-enjoy dyan sa Philippines. Okay? And then next, si Anthony Jabala. Stay humble. Tuntuwa talaga ako sa mga vlog niya ni. Naaaliw ako sa mga akalain mo yung huli, yung birthday niya. May TV siya, may speaker siya nakuha sa haraj. Paano mo kaya nadadala yun, bro? May kasama ka ba kapag ka naghahakot ka ng ano na diyan sa haraj? Okay, but anyway, ang next natin babatiyan ay si Mamshi Queen Crafts. Keep on doing your craft. Maganda po yan. Nerds Blasa yung kumpare po ni Papa Resti. Hello rin po sa inyo dyan sa Philippines. Thank you for watching my vlog. And keep on sharing. Okay, so don't forget to comment, like, watch, and share. Ang pag-usapan natin ngayon is paano ba tayo nakakasiguro na talagang si Kristo ay naandito na talaga sa ating puso. Okay? How can you be sure that all those things happen, yung mga diniscuss ko po sa inyo, that your sins were forgiven, that you're now a child of God, and yung lahat po ng mga sinabi ko po sa inyo nung huling vlog natin dun sa continuation of 4 spiritual laws, diba? So you can know na ang lahat na ito, diba, that Jesus is in your life because God has promised that. And pwede mo talaga siya mapagkatiwalaan. Okay, 1 John 5, 11 to 13, di ba? And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God in order that you may know that you have eternal life. So, ito mga verses na po ito does not say hope for, o kaya wish, o kaya guess, but that you may know that you have eternal life. So thank God often that Christ is in your life and that He will never leave you. Tandaan po natin ha. Pasalamatan po natin lagi na si Kristo ay nasa buhay natin at hindi po niya tayo iiwan. What if you feel different? Bakit parang, paano kung hindi ko maramdaman? Hindi ko maramdaman, Michikoy, na nakasama ko na si Jesus sa aking buhay. Paano yun? Bakit hindi ako kinilabutan, hindi mo lang ako napaiyak, di ba? We Christians po kasi do not depend on feelings, di ba? We rely doon po sa pangako ng Panginoon. Hindi po doon sa ating nararamdaman. Nag-message na naman siya sa akin. Okay, so hindi po, doon po tayo sa mga salita ng Panginoon sa Biblia doon tayo kumakapit, yun ang pinangahawakan natin. Hindi po yung mga feelings natin, di ba? Though valid and important po yung ating mga feelings, di ba? Pero it doesn't determine yung sinceridad niya, di ba? It doesn't determine kung true ba yung feelings na nararamdaman natin, di ba? Parang agay na lang sa mga kabataan, di ba? Ang pakiramdam nila, feeling nila, ito na yung babaeng para sa akin. Ito na yung lalaking para sa akin. Tapos after 3 years, hindi na sila. Pero 3 years before, ang feeling po nila, yung tao na yon ang para sa kanila na, di ba? So, these feelings doesn't determine if it's true or not. Okay? So, ang follower po ni Jesus Christ lives by trusting in the reliability of God's Word, the Bible. Okay? So, no, wait. Okay, so anyway,
Meron po tayong idodrawing, no? Magdodrawing po ako. Truck, tatakbo ba siya kung walang gasolina, yung fate? So, yung fact and fate, gagana ba yan? Kung wala yung gasolina, kung wala tong gasolina, gagana ba yung truck? Hindi, di ba? Kasi kailangan po nung truck ng gasolina para gumana. Okay? So, yung fact, kailangan po yung faith. Okay? So, ngayon, kung tatanggalin natin itong trailer, itong truck na to, pero meron pong yung truck, merong gasolina, yung fact and faith. So, sa tingin nyo po ba, gagana po ba yung truck? Kahit wala yung trailer na yan, yung feelings na yan? Opo, di ba? So, gagana po yung faith natin doon sa promise of God's word, kahit wala pa yung pakiramdam na yan, yung feelings na yan. Okay? The truck will run with or without this trailer. In the same way, we as Christians do not depend on feelings, but we place our faith, our trust in the trustworthiness of God and the promises of His Word. Naintindihan po ba natin? G-R-O-W-T. Paano ba tayong lalago, di ba? Okay, so letter G, ano? Go to God in prayer. Daily. Lagi po dapat natin gagawin yan. Ang manalangin araw-araw. Letter R. Ano ba yung R? Read. Diba? God's word. Daily. Ulit. Daily. Diba? And next, obey. Letter O. Obey me. Diba? Obey God moment by moment. Next, ano? W, what? Witness. Witness for Christ. For Christ. By your life and words. Ikwento mo sa iba, di ba? Kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Diba? And letter T, paano? Letter T, trust God for every detail of your life. Trust God. And letter H, diba? What? Yan po ang Holy Spirit. Allow Him to control and empower your daily life. Ganda na sulat ko, no? Okay, so ngayon naman po, sino dito yung mga nagpaparikit ng yung nagluluto sa uling, sa kahoy, di ba? So kapag ka paapoy po kayo, bonfire, sabi natin bonfire. Pag nagpaapoy po kayo, 'di ba? Kailangan mas maganda na maraming kahoy, 'di ba? Because if there are several logs, it burns. Nasusunog po siya brightly pag together sila. Pero kung isa lang po 'yan, hindi po maganda yung nung apoy niya, 'di ba? Kumbaga hindi ka makakaluto kaagad ng nilaga mo. Okay? So, ganun din po. It's the same way sa Christian life. Ayaw po ng Panginoon na maging isolated Christian ka, na mag-isa ka lang dyan, di ba? Okay, so kapatid, if you do not belong to a church right now, the initiative, call a pastor from a nearby church. Po natin, that church should be Christ-centered, di ba? And ino-honor po niya ang salita ng Panginoon. The word of God is being preached in that church na tatawagin natin. Simula na po kayo ngayong linggo na to. Malapit na po ang Friday or ang Sunday. So, nawa ay marami po tayong natutunan dito po sa ating serye ng 4 Spiritual Laws. Kung meron po kayong katanungan, meron po kayong gustong sabihin,
just comment. Sinabi na po natin kanina, comment, like, watch, and share.